Hoy mga kapak! This is Renzel Cano. Naku mga kapak, ano bang gusto ninyo? Dahil, naku mga kapak, ang inyong host ay ayaw ko na sanang mag-comment about the movie of Made in Malacanang. Naku mga kapak, sapagkat ako ay hindi naman kailangan, pero... This is Renzel Cano, mga kapak na ko. Ano bang pag-uusapan natin ngayon? Siyempre, ang pinakamainit at hindi. Mukhang hindi nagpapatinag ang inyong boss kahit anong usapin. Ang pag-uusapan natin, ang topic natin for today ay isang movie. Nasa isip ko yung katip. So, mga kapak, ang movie na Made in Malacanang. So, ngayon mga kapak, trending nga ito ngayon ano? At pinag-uusapan ito sapagkat hindi sa marami ang nanood o tinangkili. Naging trending daw ito, quote-unquote, dahil sa mga biniling ticket. Naku mga kaupak, ano? Kasi tinapatan ito ng katip. So mga kaupak, sa mga pro BBM supporters o mga pro Marcos, shoutout sa inyo, huwag kayong malungkot kasi talaga namang ganyan. Kasi meron mga iba na, alam mo nyo na, hindi gano'n yung kailang malawak pag-iisip ang ating mga ibang mga kababayan natin dahil di umano ay tinapatan daw ang movie ng Made in Malacanang ng Katips. Ito yung parang estudyante. Actually mga kapak, hindi ako nanood nung Katips at saka nang hinayang ako sa pera. Kasi mga kapak, alam nyo naman natin ngayon no, ang movie, pag naipalabas sa sinihan, madali na nga napapanood sa iba't ibang platform. Even ang Netflix ay inilalabas na lang nila ang movie pagkatapos na ito ma-showing sa mga sinihan. So, hindi ako nanood kasi ang mahal ata ng ano, no? So, ngayon mga kapak, dalawa na movie, ano? So, itong movie na to na controversial, nalilito ko. Itong movie na ito na controversial about yung huling 72 hours ng sa Malacanang ng mga pamilyang Marcos ay sinasabi nila na hindi daw ito makatotohanan. Kumbaga, ano ito, parang pabanguhin lang ang pangalan. May tawag sila mga kaupak, nakalimutan ko yung tawag nila. Basta, mga kaupak, ang sabi naman ni Senador Ayo Marcos na ito naman ay correct at accurate. Ano, ito nung nangyari sa loob ng Malacanang noong mga huling araw, mga huling oras ng mga Marcos sa Malacanang nung nakaraan na it's a revolution. Kasi kaya lang mga kaupak, naging trending ito, naging usapin ito kasi sa title pa lang at saka alam naman natin na si Daryl Yap ay nako. So, ngayon mga kaupak, nawawala ako sa... Ngayon mga kaupak, yung ang nangyari dahil inilabas ng ilang naka-footprint ba? Tawag ko noon? Yung parang... wala ako sa sarili ko, nagmamadali ako. Yung thriller na kung saan ang babaeng tinutukoy na naka-yellow ay si dating ex-president. At alam mo mga kapak, patawarin ako ha, si Pangulong, halata naman no, si dating Pangulong Cory Aquino, isa sa mga hinahangaan ko, pati si Miriam Santiago. Kasi ang nanay ko, isa siyang mahinang babae no, pero siyang simple lang. So ako lumaki ako na ang nanay ko, inaalagaan lang at inaasikaso lang yung mga gawain sa bahay at saka inaasikaso lang ang mga anak. So, nung nakita ko si dating Pangulong Corazon Aquino, pwede pala ang maging ang babae na maging leader ng isang bansa. Kasi iba yung nakita ko sa nanay ko. Ano? Yung nanay ko yung parang sa bahay lang siya, hindi siya nagtatrabaho, tapos inaalagaan lang kami, tapos yung tatay ko, pinagsisilbihan. Yung ganun yung kinalakihan ko. Kaya nagulat ako na ang babae pala, pwede pala siya maging leader o magpatupad ng magpalakad ng isang bansa. Katunayan ay si Pangulong Corazon Aquino ay naging cover pa ito ng Time Magazine. Time Magazine, no? Pag ikaw yung naging cover dyan, ako mga kapak,
isa ka sa mga sikat na tao sa mundo. Kasi pilim-pili lang ang nagiging cover ng Time Magazine. So ngayon mga kapakaya, humaga ako sa mga babaeng ganyan, no? Kasi akala ko yung babae sa bahay lang. So pati si Madam Miriam Santiago, humaga din ako sa kanya dahil iba expert siya about sa law, no? Constitutional law. So ngayon mga kapak, ako, totoo lang, hindi ko rin naman talaga nagustuhan, nagpaka-anis tayo. Yung inilabas na si Pangulo pala, nagmamadyong. Pero iyon naman pala, eh, sabi nung iba, katang isip lang, wala naman daw, sabi nga nung isang mga direktor doon, si General Yap, na hindi naman daw tinutukoy na yung si Carmelite na pinangalanan yung sa Cebu, no? Kung saan ang gobernur dyan nagsalita na parang mali daw yung movie. Pero ito kasi sinasabi kasi nila na ito daw yung historic movie o makasaysayan. Kaso nga lang, ang dami po nga palag, especially si, syempre papalag talaga yun, si Rizal Tibero, si Senator Riza, na sinasabi niya na dapat, although tama yun, no, ang inyong host ay nagtrabaho dati sa isang production, kaya medyo may alam ako sa ganyan. No. Nagtrabaho ko sa isang production ng movie. Ako eh, tagalatag ng mga wire. Pero nung mga time na yun, hindi pa uso ang social media. So ngayon mga kaupak, ang pagkakaalam ko sa mga kasama ko, kapag ikaw ay meron iko-contempt doon sa kasama sa movie, ay talagang humihingi ka ng permiso sa mga pulis. At saka doon sa permiso na yon, kailangan sasang-ayon yung mga tao na inilalarawan mo doon sa movie. Ngayon, kung ikaw naman ay isama doon, halimbawa lang yung Carmelite Sisters, tama ba yun? Yung kung saan nakita umano na di umano si Pangulo ay nagmamadyo kasama ang mga madre. Kumbaga, iyon ay ini-inform mo. Kumbaga, humingi ka ng ano, na inilalarawan mo lang yung makatotohanan. Pero dahil hindi sila humingi ng permiso, kaya yung mga madre dyan sa Cebu ay nag-complain. Kumbaga, distraction daw. Kaya mali. Hindi daw, sabi nga pa nga ni Senator Nancy Binay, ang isang imagination ay hindi nagiging history. So ngayon mga kapak, ito pa, naging controversial sapagkat ang daming ticket na nagkalat na ipinamimigay. Pero baka naman, meron pa dyan. Gusto ko rin manood. So mga kapak, kasi according doon sa kay Teresita Angsi, isa sa mga ano, no, Pilipino-Chinese natin na kababayan na pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino-Chinese community sa ating bansa bilang civic leader o tagapagsalita nila, no, na inakusahan na, kumbaga, quote in quote na lang, na si Senador Aimee Marcos ay tumawag, o kaya, tama ba yun? Parang hiniling niya sa mga Pilipino businessman o community na bumili ng mga ticket, sabi niya, milyon. Ano? So, mga pa, nako, para daw ipamigay sa mga paaralan at ituro yung kung ano man yung naduduon, no, nga kumbaga sa kasaysayan na parang in general mga kapak, di tayong paikot-ikot para pabanguhin ang pangalan. Pero alam mo mga kapak, ang nangyari parang hindi ano, para sa akin nagkaroon pa ito kasi before election mga kapak, ang sinasabi ni BBM ni Pangulong Bongbong Marcos ay magkakaroon tayo ng unity, walang kulay. So ngayon ang nangyari, parang iba ang galaw na nila. So, yung mga natalo, lalong nagagalit, kumbaga sumasama ang loob nila kasi hindi yung promise na unity na mangyayari na dapat before na pag nagpanalo, magkakaroon ng unity. Ngayon mga kapak, dahil sa movie, ang tao tuloy, nagkakaroon ng divided yung mga Pilipino. No? May puwapanig kay administration, may puwapanig sa oposisyon. So ngayon, yung kinasasama naman ang loob ng mga human, yung mga star ng ano bang movie ito? Made in Malacanang. Yung ka-tips, ano, kung saan isang estudyante nung panahon ng Marshall, sabi tinapatan daw. Eh, sa totoo lang, ganun naman talaga sa movie, ano. Talagang ang nag-showing, hindi lang isang movie. Maski nga yung Manila Film Festival, yung mga film festival, kung saan nagsushowing ang napakaraming movie. Kaya, halimbawa, Siam, 9, 10, gumaganyan, diba? Pero, huwag na kayong malungkot kung, kasi meron mga sumasama ang loob, tinapatan daw ang Made in Malacanang ng ka-tips na movie na nidirektan niya na naman, ano. So, ngayon, mga kapak,
ito ang ano. Pero inamin ito ng Filipino-Chinese community, ano, na sa ano nila na bumili sila ng ticket pero hindi sila nakikipagpartisan sa politics. Kasi nga bawal yung mga ganyan, no. Ang pagkakaalam ko yung mga hindi siya natural born Filipino citizen, bawal sila makipagpartisan sa mga usapin tungkol sa politics. So ngayon, tama naman din yung sinabi ng Filipino-Chinese community na hindi sila nakikipagpartisan. Bumili sila ticket dahil ang purpose pala ng ticket, yung kikitain na pupunta sa charity o sa Nutriban. So, bumili sila talaga ng ticket, marami. Eh, sabi ni Teresita Angsi, million daw ang binili ng ticket. Grabe ang dami nun, no? Bumili ka ng ticket, kung ilang magkano yung ticket, multiply mo yun. Ako, makaw pa ka. Ang hina ng iyong usamat, pero ang laki pa rin pera yun, no? Kaya, ngayon, i-distribute ito, sa pinamigay ito, ano, dyan sa mga school. Naku, makaupa. Ito si Teresita Angsi ay isa ito sa mga credible na pinagkakatiwalaan sa mga Chinese community, ano, dahil hindi ito nagpapagamit sa politika. So, makaupa, ako, to be honest, in my opinion, hindi ako nanood ng ano, hindi ako, at saka hindi ako manonood, sapagkat alam ko naman na ang movie na yan ay ginawa para sa sarili nila, sa kanila. Kasi, baka kung gusto mo talaga gumawa ng, hindi mo kailangan gumawa ng movie, i-inform mo lang yung tao na ano, di ba? Lahat na karakter doon, hindi nila in-inform. Ang ginawa nila, imagination na lang. So, parang lalabas na hindi siya totoo na nangyari. Kasi sabi ni Senator Aimee, totoo daw yung nasa loob ng Malacanang na nangyari. Pero yung nasa labas, imagination na lang ng direktor. So, ako, hindi ako nanood. Kasi, manonood ako mga kaupak, sayang naman ang pera. Pero siya, hindi naman sa ayaw ko. Baka mayroon kayong ticket dyan. Joke mga kaupak. So, alam na natin. Kasi ako mga kaupak, ang inaasahan ko talaga. Kapag pinanood mo yun, syempre, di ba? Para yan sa pamilya nila. Kasi, mga kaupak, sa totoo lang, kung sakasakali na hindi si Bongbong Marcos ang nanalo bilang Pangulo ng Pilipinas, hindi yan ganyan ang movie. Kung ganyan ang movie, papalabas sila mo yan, mga kaupak. Hindi yan papayagan ng MTRCB. Na yung MTRCB, ang nagka-clarify ng mga movie at television ads na kung pwede mo ipalabas ang isang movie. Kung ngayon, dahil si Bongbong Marcos ang Pangulo, sino ba naman ang chairman ng MTRCB para questionin ang controversial na movie na Made in Malacañang? Natural hindi, kasi yung MTRCB chairman dyan, ina-appoint lang ng presidente, di ba? So, hayaan mo yun. Ako mga kaupak, hindi talaga ako manonood. Kasi alam ko na, syempre, sarili mo yun, no? Sino ba naman yung tao na gumawa ng, sabihin mo yung, mali yung, ano, kumbaga sino yung tao na sabihin mo yung sarili mo na mali, di ba? So, inisip ko talaga na yun, kumbaga para pabanguhin ang panganila. Sige, okay lang yan sa kanila naman yun. Pero dapat, maging bukas tayo kung ano ang makatotohanan. Hanggang sa muli. Bye!